Bakit ba nararamdaman mo personal? Na ganito trabaho, napaka-illness! Ah, okay lang. Kasi kailangan may professional tayo dahil ito yung pinasok natin trabaho. Okay. Pero mabalik in fairness ha. Kahit naglilinis siya ng inodoro, naka-makeup. Oo nga eh. In fairness ha. Well mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa isa pang department ng TESDA kung saan ay tinuturuan ng TESDA ang mga household service worker natin maglaba. Alam mo ba yan, Erin? Pare naman. Alam mo naman tayong pinanganak tayong senyorito. Eh, kanina laba, ngayon naman plancha. Pare, pinapaltos na yung kamay ko eh. Hi, ma'am! Hi! Naglalaba na kami. What's your name? I'm Leonor. Ma'am Leonor, and you are the... Housekeeping trainer. And so, tuturuan nyo kami paano maglaba dito sa TESDA. Opo. Katulad na... Kagaya po ng ginagawa ni Leia. Okay, taga, bakit parang magkakasing katawang kayo dito? Okay. So, before, siguro, di ba ma'am, dapat pag maglalaba, eh, isasort mo muna. Tama po ba? Opo. Isort, hindi, guloy muna natin. Guloy natin. Okay. Okay. Sige mo, okay. Pag nag-sort po kayo according to color. Pag naglalaba po ba, ano ba unang step? Dapat ba di-color o di-puti muna? Ayun po muna puti. Puti, okay. Teka ma, hindi ko nga mailagay ito. Ano yung mga ano? Sobra yan tayo daliri mo. Oo nga, parang may sobra. Sobra kasi. So for example, this is how many? This is 3.5 kilos. Ang capacity po ng ating washing machine is 7.5. So pwede natin nilagay yan. Ito si Ariel. Dapat kinatulungan niya ako dito eh. Now we put in the... Yung sabon at saka yung ating fabric conditioner. Bakit sabay na fabric softener ka? Kasi po, yung pong ating machine, dire-diretso na po siya hanggang sa pagbandaw niya. Ah, because the machine is like that. And then be sure na yung inyong electrical machine is... Hindi po siya sira. Hindi po siya sira at hindi rin. Naku, nabanlawan na yata yun. Napatuyo na. Anong ginagawa mo dyan? Ano, gusto mo labang kita? Anong ginagawa mo dyan? Hindi, baka... Ini-experiment ko, baka pwede nang pagsabayin yung ligo tsaka labay. Iya, anong pangalan mo ulit? Marizel po. Ilang taong ka na? Ilan? 17. 17? Ikaw ba'y graduate ka na ng high school? Opo. Okay, Marizel, tanong lang ha. Ikaw ba'y hindi natatakot just in case na, kunyari, nag-training ka na, napunta ka sa ibang bansa, maging ala sa balabagan ka na makamami, umabuso sa'yo na, di ba, na employer? Hindi naman po. Hindi ka natatakot. Bakit ka ba nag-enroll dito sa TESDA for training? Para ano, mag-abroad. Mag-abroad naman. Ikaw naman, kulit mong talong mo sa amin. Hindi. Mag-abroad eh. Pastor, forgive me for I have sinned. Ropor? Yeah. Hindi pastor yan. Pastor lang ang first name niya. Mga kapatid, kasama po natin ngayon ang Director General ng TESDA. Walang iba kundi si Pastor Giao. Sir, nabanggit nyo kanina, naging mayor po kayo for 9 years? Oo, sa bayan ng Magalang. Saan po ito Magalang? Anong lugar po ito? Magalang, Pampanga. Ayun, sa Pampanga. May Kenny po at ang Benny na nanagyo. Dito pa, total, tayo lang naman tatlo nandito. Hindi po kaya kayong naging director ng TESDA, medyo kasi kapampangan din kayo, kaya na-appoint kayo niya. Hindi na ba, ano? President alam mo, kasi hindi ko naman hinaga dito, posisyon nito. Ano? Ikaw naman pala, hindi naman hinaga dito. Sir, mapunta po tayo dito sa TESDA. Sir, sa tingin nyo ba, ito pong TESDA, isa lang parang, you know, parang isang saling pusang government agency na naman na parang katulad din ng mga POEA, kasi parang redundancy na lang po. Ano po ba talagang... Ang TESDA kasi, isang attached agency ng DOLE, Department of Labor and Employment, ano, responsibility ng focus ng TESDA ay para magsanay tayo ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na yung mga walang kaya, yung mga out of school, unemployed, underemployed. Kasi ang nakikita ko po ngayon, halos lahat ng mga nagtitesda, eh gusto po mag-abroad para po maging household service worker. Di po parang nakaka-degrade naman sa mga Pilipino na imbis na ipromote natin yung course na natapos nila, eh parang nagiging, in the end, layman's term, katulong sila ng ibang bansa. Alam mo, hindi naman siguro masyadong nakakadanggit sa ating Pilipina at ating mga kababayan yan, ano. Alam mo naman, marami sa ating mga kababayan na walang talagang trabaho. Ano? Kaya naghahanap silang clean pasture. Ano? Ito, ang kinikita ng bawat household worker, yung service worker, ay umabot ng $400. Wow, okay, dito sa atin, paano mo ba nang kikitaan correct, yan? Correct, diba? Tama, kaya, tama po. Ang TESDA, hindi naman isang kurso lang ang binibigay. We have about... 200 courses na mandami. Ino-open ng... Meron pang welding yan, alam meron ko. Welding, automotive, at barista,
Barista, pati barista, meron na barista, bartenders. Sana mas yun ang mga pinopromote natin. Mga kaibigan, hindi nyo ba alam yan, Jackson 5. Ang original po yan, hindi Jackson 5, Jackson 6 yan. Alam ba nila yan? Ito, pakikita ko. Ito ang isa sa mga ebidensya ko dyan. Exhibit A. Ayan, nakita nyo yung Jackson 5. Ayan. Yeah, mabuti pinakita mo ang yan. Ang pang-anim dyan, si Sir Pop. Ayan. Ayan. Sir, mga ilang taong kayo dito, sir? Ako, mga siguro may gitnang ano yan, mga... 22? 36 na sumunod ako dyan. So mga ano lang kayo ngayon? 92? Hindi mo tagal na. Ayon sa inyong statistics report ng inyong napakagandang sekretary na mukhang 23 years old, eh. Nasaan ba yung sekretary niyo? Nasaan ba yung sekretary niyo? Yan ang ating chief of staff. Nasaan po? Nasaan po? Ito si ito. Oh, halika-halika. Sir, kapag nakita ito ba eh, pinagsinosa na ng misis niyo? So ma'am, tama po ba yun? Ayon sa statistics, biggest natin is a domestic helper sa OFW. Pinakamarami natin deployment ay mga household service workers. Pinakamarami sila in terms of number. Ang kagandahan ngayon, mas maraming mga skilled workers ang kailangan sa ibang bansa, hindi lang HSW. Oo, kaya sana nga. Yun. Thank you, okay. Ma'am. Ma'am, maraming salamat po thank sa panahon niyo, sir. Maraming salamat po at... Thank you, sir, ha? Brother, ang hirap pala maglinis ng inodoro, lalo na yung hindi mo inodoro. Alam mo naman, may inodoro ko, porcelain yun eh. Ngayon ko lang na-appreciate talaga yung mga ginagawa ng kasama natin sa bahay. Ngayon ko lang na-realize na talagang kailangan pala natin silang respetuhin, galangin, at you know, yung talagang tratuhin ng tama. Ngayon mo lang narandaan? Ngayon lang, ngayon pare. Ngayon ka nagre-respeto? What can I do, pare? I was born rich, my friend. Pare, hindi. Nung araw ko pa, mahal talaga yung mga kasambahay natin yan. Pero naman, brother, ito, nakikita ko masaya sila. Pero nararamdaman ko, deep inside, pare, meron silang lungkot. Dahil siyempre, di ba, iiwan nila yung mga pamilya nila, anak nila, eh, masakit din yun kahit nasabi mong kumikita sila. Palagay ko dito sa ating gobyerno, sana magawa sila ng paraan na dumami yung trabaho at medyo itaas yata yung sweldo. Pare, alam mo ba na sa Greek Dictionary, ang meaning ng Filipina is a domestic helper? Ganon? Ganon, pare! Kasi nga, naging mindset sa mga banyaga sa ibang bansa na talaga naman tayo kasi nagpapadala ng mga household service workers. At yun ang gusto ko sanang baguhin ng gobyerno natin. Na sana, yun nga, makapag-gawa sila ng ibang trabaho na talaga naman para sa Pilipina natin. At matanggal na yung notion na yan. Bakit pwede pala sa mga factory yan, yung gumagawa ng mga kuting-ting-kuting-ting sa mga... O, ng mga microchips. Ako naman, ang advice ko lang sa ating mga kapatid, eh, hindi lang basta tumingin sa mga ibang course katulad ng mga commerce, ganyan. Tandaan niyo po ito. Alam niyo ba yung mga skilled workers natin, mga tubero? Yung kumpare ko sa Australia, ang laki ng kinikita, tubero yun. Oo. Oh. Yung mga gumagawa ng telepono. Kaya feeling ko dapat tignan niyo rin yung lugar na yan. Kaya nga lang dito po ang TESDA na talaga meron silang 250 courses na talaga naman makakatulong para sa ating mga Pilipinos, okay. Di ba? Oo. So yun, ganun pa man po, dito po sa Totoo TV, kahit po kailan, di po namin kailangan ng script. This has been your host. I am Maverick. Only. At siyempre, hindi po namin kailangan ng permit-permit. This is Ariel with a capital A. At kami lang po, sandigan ng tawang katotohanan lamang. Dito lang sa Totoo TV! Ma'am, tapos na po natin ni dryer, right? So dadali natin ngayon sa Universal. Inuunti-unti nila sa flat sheet. Hindi ba pwedeng gamitin sa pagpa-straight ng buhok yan? Kunyari, oh, di ba? Kunyari, imbis na magpapariban, imbis na magpariban ka, humiga ka dyan, igano mo yung buhok mo. Hindi ba pwede yun? May question na ako. Kasi alam mo, naghahanap ako ng yaya. Ang hinahanap ko kasi isang specialty yung kayang mag-pedicure sa ilalim ng swimming pool. Pwede naman. Basta mo may oxygen. Ay, hindi. Mag-asus ka na niyan. Kailangan matuto kang hindi huminga ng mga dalawang oras. Ito, kailangan ko rin sa bahay ito. Gusto ko marunong kang maglinis ng kisame. Parang kang butik eh. Kailangan ka ganun ka. Gusto ko yun. Kaya mo ba yun? Kaya ko. Ayan ha.